sa sentro ng Mindanao, magtatagpuan ang pinakamahabang zigzag road sa buong Pilipinas. Bakit nga ba ito ginawa dito sa Mindanao? At mayroon daw sa Mindanao na kasing lamig ng Cordillera. Tara, adventure style! Magandang umaga, dito tayo ngayon sa Quezon, Bukidnon. Saan ay napaka-provincial vibes talaga. Maaga kami nagsigising para puntahan ang pinagmamalaking sea of clouds dito sa Bukidnon. Alas 3 pa, gising na kami. Amazing! At nagmadali kami umalis sa bahay ni Tita Marilyn para abutan ng magandang sunrise dito sa Quezon, Bukidnon. Explore na tayo ng mga bagong spot dito sa Bukidnon naman. We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking. There's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. I have always been afraid. So, pumunta na tayo ng Sinudas, or you go over to show. Sa along the way pa lang, makikita nyo na napakakapal ng ulap. Tapos talagang sea of clouds talaga. Maramdaman mo na nasa bundok ka talaga. Grabe ang ganda dito sa Bukidnon. Yan ang tao na pagod na pagod. I'm delighted 'cause I got you. Kaya malapit na tayo, konti na lang, dito pa out na tayo. Tapos nakikita natin na talagang gumaganda ng gumaganda yung view. Mabang umaahon tayo pa konti-konti. Welcome sa Overview. Balang araw matututo din tayo mag-Bisaya. So ito yung mga native na katutubo or indigenous na nakatira dito sa Bukidnon. Grabe oh. Dito pa lang talaga, konti-konti mo nakikita yung sea of clouds. Grabe, ang ganda. Guitar nila dati. Let's go. Andito tayo ngayon sa Overview, kung saan matatanaw mo ng lubusan ang Quezon Bukidnon Zigzag Road, o mas kilalang bitukang manok. Pinagdurugtong nito ang bayan ng Bukidnon at Davao. Ginawa itong Zigzag Road para mas maging banayad ang pag-ahon ng mga sasakyan dito upang maiwasan na din ang aksidente. Isa din itong stopover ng mga mabiyahe mula Bukidnon hanggang Davao dahil walang entrance fee dito at maraming karinderya. Kumpara sa Atimonan at Mangima Zigzag Road, ay mas mahaba ito at mas maganda ang tanawin dahil nasa pinakataas ito ng bundok. Walang talaga ay mapatuloy natin na napakaganda ng Pilipinas. Explore mo lang at damhin mo lang. Huwag mo ring madaliin ang Pilipinas, kasi ang Pilipinas ay hindi naman nagmamadali. Nandiyan lang yan. Nakikita nyo, nasa pinakagitna na tayo. Tingin sa malayo. 1, 2, 3, go! Tingin! Parin? Matapos namin masulit ang ganda ng tanawin dito sa Overview, ay naramdaman na namin ang gutom. Hindi kasi kami nagagahan at sinadya namin puntahan ito para makita ng sunrise at sea of clouds dito sa Bukidnon. Oh, ano yun? Gumala ka hanggang buhay ka pa, huwag mo nang antayin gumala ang iyong kaluluwa. Basta huwag kang mangutang. Kaya bumalik na kami sa bahay ni Tita Marlene. Hi sa mga katrabaho ko, Badet, Dam, Irving, Mamadis. Shoutout sa mga kaklase ko na nandito. Doon ay nagagahan muna kami at nakatikim ng iba't ibang pagkain na ngayon lang namin nirasahan. Pinaghanda din nila kami ng lamaw ng butong.
Ito yung natural juice nila dito na sabaw ng buko na mayroong gatas at dinurog na sky flakes. Sabaw ng butong. Oh yeah, yung buko. Yes. Sabaw means parang sahog-sahog na may buko, tapos butong, buko. Lamaw, halimaw, kurimaw. Pinakamasarap na breakfast. Yan na. Tuyo. Ano ba ito? Pumba. Tapos ito yung gulunggong. Harap. The best. Lamaw. Sobrang sarap, grabe. Lamigayo. Dito sa probinsya, ito yung normal na manok. Bisayang manok. Ito yung foreigner na manok. Chinese chicken. Yeah. As per the yung may-ari ng Chinese chicken, 1,500 ang per kilo ng karne ng Chinese chicken. Pinaranas din nila sa amin ang buhay probinsya dito. Napaka-simple at payak. Talagang hahanap-hanapin mo kung galing ka rito at namuhay sa syudad. Ang payak na pamumuhay ay hindi nangangahulog ang kawalan ng ginhawa o kasiyahan. Sa halip, ito ay naglalarawan ng pagpili ng mas basic at mahalagang aspeto ng buhay na nagdudulot ng kaligayahan at kasiyahan. Kaya mapapansin natin na mga tao dito ay masayahin at may respeto sa bawat isa. Matapos namin magagahan, kinatita Marilyn ay nagplano na kami maligo sa isang natural spring resort dito sa Quezon, Bukidnon. Narating namin ang Luan-Luan Spring Resort. Isang natural pool na walang halong kemikal dahil lahat ng tubig dito ay galing sa bukal. Napatuloy na umaagos sa mga swimming pool ito. May entrance fee lamang dito na 35 pesos at 25 pesos naman sa mga bata. Isa din itong hiling ng mga bata para makapagpalamig na din sa haba ng biyahe namin dito sa Bukidnon. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. Kain tayo ng kamansi. Ito ay buto ng langka. Maliit na langka. Maliit na langka. Pugo ng langka. Pugo ng langka. Para siyang aday. Para siyang kasoy. Dumating na yung oras na kailangan na namin magpaalam sa pamilya ni Tita Marilyn. Bagamat sandali lang kami magkakasama, ay isinuring nila kaming pamilya. Kahit si Ate Alet lang yung relatives nila sa amin. Isa to sa dahilan kung bakit kami nagtatravel, para magkaroon ng mga pamilya sa lugar na pinupuntahan namin. Dagang salamat po sa masasarap na pagkain na hinanda niya sa amin, sa mainit na pagtanggap, at sa masasarap na tawanan. Puhon kaloy ang sa Ginoo, magkita ratanin niyo tanan. Puhon, puhon, puhon. Or where I'll go if you were instead next to me. Tayo, kain po. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. Magang salamat, yun. Magang salamat. Huwag ka lumimot. Balik pohon. Okay, day 3. Ano gagawin natin ngayon? Kakain sa labas. Yeah. Huwag tayong bumili ng pagkain sa daan. Yeah. Para sulit. Yeah. Day 3, papunta na tayo ng CDO. Salit! Salit! Bakit? Huwag kasi naginom ko, tapos napuyat ka. Salit! Salit! Salit!
Mula Quezon Bukidnon ay babiyahe tayo ng 4 oras papuntang Cagayan de Oro. Hinahak namin ang daan papuntang Valencia Bukidnon at makakita ng mga gandang tanawin. Lumiko kami sa lantapan patungong Talakag Bukidnon kung saan ito ibang ruta papunta at pabalik sa Cagayan de Oro. Kaya pala kami dito dinaan ni Sir Jomar dahil malayo ito sa establishmento at puro nature vibes dito. Sa lugar din ito ay mararamdaman mo ang lamig na halos kasing lamig ng Cordillera dahil sa temperatura ng aming sasakyan ay umabot ng 18 degrees Celsius. Kaya pala marami ang nagtatanim ng mga gulay dito katulad sa Cordillera. Tanaw na din dito ang Mount Dulang-Dulang, ikalawa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas na may taas na 2,941 meters above sea level. Sobra akong na-enjoy ang side na ito ng bukid noon dahil sa maraming mga gandang tanawin. Ito talaga yung surprise isang lugar sa atin eh. Hindi lang yung sikat na destinasyon na nakikita natin sa social media. Kailangan talaga ikaw mismo ang makakita, makaramdam sa lugar na iyong pupuntahan. Bawat hampas ng hangin, amoy ng kalsada, at kung hanggang saan naaabot ang iyong mga mata sa ganda ng tanawin. Dito na tayo ngayon sa malapit sa may Talakag. Napakaganda ng mga tanawin dito. Para ka nasa Benguet or Banawe. Ayan, kasama na ulit ang ating pamilya at ating mga kaibigan. Napakaganda, promise. Napakalamig, isa rin yun. Siguro mga 19 to 18 degrees Celsius to. Ganito, para kang aircon eh. Grabe, ang ganda. Anong masasabi ng ating mga guests? Because it's too beautiful than I expected. Really? Yeah. Oh, parang taga Iceland na. In Iceland ako. yung tono parang Iceland ah. Awit. Ano? Mount Tagaytay. Yan yung Mount Dulang-Dulang. Napakaganda, no? Yeah. Bukid noon, never cease to amaze me. Let's go. Napakaganda naman niya. Bakit tayo napapatigil kasi ang ganda na nakikita natin lugar rin sa Talakag, katulad niyang sea of clouds niya, no? Na nasa bundok lang. Pakaganda ng bukid doon, so tara, tag-tag.